Okay, let's discuss modeling in time domain, specifically the state space representation of dynamic systems. So what is a state space model? A state space model is a mathematical model of a physical system that summarizes the history of the system in order to predict future values. So dalawang physical system or dalawang dynamic system yung pag-a-applyan natin ng state space model. The first is the RLC network and the second is the mechanical system. Okay, so let's define what is a state space equation. So a state space equation is defined as x dot. So yung x dot dyan is the time derivative or the derivative of the state vector or state variables with respect to time. Okay, so mamaya mas maiintindihan nyo pag nagbigay ako ng example. Yung A dyan is the system matrix multiplied by the state variables or state vector plus input matrix, which is the B times the input or control vector. Okay? So, yan yung isang kukunin natin sa dynamic system or sa isang given na dynamic system. And the second equation na kukunin natin is the output equation. So, output equation is denoted by Y is equals to output matrix C multiplied by the X, which is yun yung state variable. Parehas lang naman yung X na nandito sa state space at saka nandun sa output equation. Plus the feed forward matrix times the input or control vector. Okay? So let's have an example para mas maintindihan nyo. Okay? So find the state space model equation of the RLC network shown below if the output is across the resistor. So, punta tayo doon sa kabilang software and doon tayo mag-solve. Okay, so first, sulat muna natin yung state equation x dot equals ax plus bu para may guide lang tayo pag nagsosolve. So, output equation cx plus du. Okay? So next, isulat natin yung mga time derivatives, no, in a matrix form. So yung mga time derivatives, halimbawa dito sa tatlong component na to, yung may time derivative. So alam naman natin na sa resistor is wala nang mga time derivative kasi Ohm's law lang naman yung nagde-define, no, ng equation na mayroong resistance. So Ohm's law, voltage is equals to current multiplied by the resistance, wala namang time derivative doon, no. Pero si inductor at capacitor meron. So, kung nalimutan nyo na, yung voltage across the capacitor is, or the inductor is equals to the inductance multiplied by the change in current, IL, with respect to time. And for the capacitor is yung current niya across it is equals to capacitance multiplied by the change in voltage with respect to time. Okay? So, itong DIL over DT at saka itong DVC over DT, ito yung mga time derivatives natin. So, ito yung isusulat natin doon sa x dot. Okay? So, dvc over dt at saka dil over dt. Next, sulat din natin yung, or i-label natin yung mga state variables. So, si state variables, madali na, no? Pag nahanap nyo na si time derivatives, yung variable na nandito is yun na rin yung state variables. So, dvc over dt, vc, yung unang state variable natin. And the second state variable is il. Okay? So, next, hanap tayo ngayon ng equation for dvc over dt at saka dil over dt such that yung equation ng dvc over dt is naglalaman lang ng mga variables na bc, il at saka yung input natin. Now, ang input kasi natin dito is itong B of T or BI of T. Okay? So, yun lang yung kailangan nating makita doon sa loob ng equation ng mga time derivatives natin. So, kailangan natin ng konting circuit analysis dito, no? Nasa sa inyo na yan kung anong method ang gagamitin nyo. Kung Thevenin's, Norton's, mesh analysis, or nodal analysis. Okay? Depende na kung anong technique ang mas prefer nyo. Pero for me, I think mas madali muna kung mag-i-start ako mag KCL dito sa node na to. So, KCL tayo dito sa node. So, IL equals IR plus IC. Okay? So, pag in-analyze natin itong equation na to, no, itong IC, pwede nating palitan ito
no, para lumabas tong dvc over dt. So palitan natin to. So c dvc over dt plus ir equals il. So i-isolate natin si c dvc over dt. C dvc over dt equals il minus ir. So divided by the capacitance. So, tanggalin ko na ito. Okay? So ito yung equation natin. Pero hindi pa tayo tapos kasi dapat, sabi ko kanina, no, yung equation ng time derivative is dapat naglalaman lang ng mga state variables. So itong vc at il. So kung titingnan natin dito, no, by inspection, si il okay na kasi state variable naman siya. Si capacitance is okay lang naman din yan kasi constant lang naman yan. Ang hindi okay is itong variable na IR. No? So, kailangan maghanap tayo ng equation na ipapalit dito such that pag pinalitan natin is VC lang yung naglalaman na, or VC lang yung variable na nandun. Okay? So, tingnan natin. Pag inanalyze natin, no, yung voltage across the resistor is parehas lang ng voltage across the capacitor. So, tingnan natin. So, V out is equals to VC. Okay? So, yung output across the capacitor is equal lang yan, no, pag in-ohms lang natin. So, IR times resistance. So, pag pinalitan natin yan, or IR equals output over R. So, si output, since equal lang naman siya sa voltage across the capacitor, so pwede natin palitan. Instead of V out over R, equal lang din siya sa VC over R. So, itong VC over R, ito yung ipapalit natin ngayon doon sa IR, dito sa equation ng isang time derivative natin. So, dVC over dt equals IL over C minus 1 over C VC over R. So, ito yung isang equation natin, no, for the state space equation. Next, hanap naman tayo ng equation for DIL over DT. So, tingnan natin, no. Try natin mag-loop doon sa, or outer loop. Okay? So, mag-KVL tayo doon sa outer loop. So, input VI minus VL minus VC equals 0. So, isolate natin si VL. VL equals input minus VC. So, si VL pwede natin palitan ng LDI over DT. So, LDI over DT equals VI minus VC. So, isolate natin si DI over DT. So, VI minus VC over L. So, VI over L minus VC over L. So, I think okay na, no? Kasi yung input is okay lang naman din kasi pag tinignan natin dito sa equation, sa state space equation, is meron naman siyang input or control vector, which is yung, in this example, yung input or control vector natin is yung input natin na voltage or VI of T. So, okay lang siya. Okay? So, ano pa ba? Wala pa tayong output equation. So, yung output equation natin, ang sabi din sa problem is yung voltage across the resistor. So, yung ating output, IR equals V out over R. So, yung output natin is equal lang siya sa VC or voltage across the capacitor. So, question, sir, bakit pinalitan nyo pa from output papunta sa voltage or dun sa state variable natin? Kasi kung titingnan natin dito sa output equation, still yung C, nakamultiply pa rin siya sa ano eh, sa X, which is the state variable. So, ano ba yung mga state variable natin? Yung VC tsaka IL, di ba?
So, kahit wala naman si IL, okay lang yun, no? May mga problem talaga na hindi naman natin nakukumpleto yung state variable. So, minsan yung coefficient is 0. No? In this case, yung 0 is yung IL natin or yung coefficient ng current across the inductor is 0. So, BC lang yung meron. So, okay lang. Okay? So, I think okay na ata. So, isulat na natin. In terms of state-space equation, so, dVC over dt, dIL over dt equals, so yung equation natin for dVC over dt. So, dapat mauuna to si VC over R. So, ang kanyang coefficient is negative 1 over RC. So, yun muna yung lalagay natin dito. Negative 1 over RC. And then, followed by IL. 1 over C. 1 over C. Okay. So, multiplied by the state variables, which is VC at saka IL. Okay. Next, for DIL, which is itong equation na to. So, sa VC, meron tayo negative 1 over L, and then sa IL, okay, wala naman, so 0, plus, okay, meron tayong input, ayun, no, yung BI over L. So, lagay natin, so, lalagay ko dito ay VI, okay? So, VI, so 0, okay, bakit 0, sir? Kasi wala namang, ano eh, wala namang input dito sa first time derivative equation natin. So, meron lang dun sa second time derivative equation. So, dito ko ilalagay yung 1 over L. So, ito yung state space representation natin. So, isulat ko. So, ito yung x dot. Okay. So, ito yung x dot. Ito naman yung A. Ito yung x, which is the state vector na naglalaman ng mga state variables. And ito naman yung b. And ito naman yung ating input or control vector, which is u. Okay? Of course, may plus yan. Equals plus. Okay? So, sana nagigets nyo na, no? Sana nagkakaroon na ng sense yung mga diniscuss ko kanina. Okay? So, next, yung ating output, which is yung current. So, kahit ganyan na lang, no? Okay na yan. And 1 over R. So, state variable natin, VC, IL. Okay. So, VC over R. So, lalagay ko dito 1 over R. Since wala naman tayong coefficient for IL, so lalagay ko dito 0. Okay? So, dito wala naman, no? Kasi wala naman tayong ano eh. Pwede nyo ilagay. Okay lang naman kung ilagay nyo as 0 and then BI. Okay? Kasi wala naman tayong input dito sa ating output equation. No? Plus 0 BI. Wala naman. Okay? So, okay na to kahit ganyan lang. So, ito yung ating y. Ito yung ating y. Tapos, ito yung ating c. And ito yung ating state vector. Okay? So, sana nag-gets kung paano kumuha ng state equations and output equation. Okay? So, thank you for listening and God bless.